Good morning! I'm back! So, sa mga taong hindi pa niyo kilala, ibawa kilala ko muna yung sarili ko. Ako nga pala sa Chesa dyan. So, today, dahil wala na naman klase, pangatlong araw na to na walang klase dito. Kasi nga, bagyo, di ba? Hanggang ngayon, umuulan pa rin. So, nagpunta ako sa school ni Liam kanina at alam niyo naman, dala-dala ko yung anak ko. Dahil nga nagkumuha ako ng t-shirt nila dahil entrance na nila. Ayun na nga. Ta-da! So, team blue si Liam. Tingnan niyo. Oh. Oh, di ba? Ganda. Hindi naman sasali yung anak ko kasi nga kapag yung entrance magsisimula pag Monday or Friday, hindi kami makakasali kasi alam niyo naman therapy kami. Kaya ngayon, ang ginagawa lang talaga namin every time na walang klase, eh nagsa-study kami ni Liam. Pinuturuan ko na siya ng magsulat, of course. Tapos magbasa. So, tingnan niyo dito. So, tinuturuan ko hanggang ngayon yung analysis ko na paano niya hawakan. Kasi alam niyo, nahihirapan siyang hawakan yung pencil. So, bumili ako nito. And hindi pa rin siya sanay. So, kahapon, isang araw, nag-study kami. Diba? Tingnan niyo. Yung binibili ko. Marami ako pinabili. May limang ganito. Tapos may tatlo. Ay. Tingnan nyo. Ito, tatlo. Tapos merong para sa kamay dito. Para makita ko talaga kung saan talaga siya mas komportable. So, yung ibang books na pinagsastabdihan ni Liam, nasira na. Matagal na kasi kami nag-try. Ay, sa mga taong nagsasabing, eh, Jesus, wala kasi ka ginagawa. Ay! Hello! Di mo ako alam. Di mo ako kilala. Hindi naman ako nag-video everyday. Para lang talaga, kung gusto mo mag-video ako ng 24 hours para makita mo talaga yung mga ginagawa ko, no? So ngayon, dahil ubos na po yung ibang pinag-studyhan namin ni Liam, bumili na naman ako ng ganito. Yung drawing, ito'y drawing, ito'y numbers. Paano ba 'to? Ito ay math. At ito ay alphabet. And ito ay anong tawag nito? Number pa rin. Number. So, itong mga books na pinagsasabihan niya, sira na po. Pakita ko. Ito talaga yung ginagamit namin pagsastudy. Matagal na namin itong ginagamit. Dalawa itong binibili kong, pero ito yung last na talaga. Yung iba na sira talaga. Kasi matagal na ito eh. Nasa kabilang bahay pa lang kami, meron na kami yung ganito. Yun lang nakikita. Kasi hindi ko na isinasali palagi. Kasi kapag magsastudy kami ni Liam, tapos palagi ako nagbe-video, hindi ako makapag-focus. Kasi naman, hindi rin makapag-focus yung anak ko. Dahil nga, gusto niya manuod ng TV. Kasi kapag nasikita niya yung cellphone. So, kaya, ganyan. As much as possible, hindi rin ako gumagamit ka ano ng cellphone para hindi na siya mainggit. Mainggit, no? Ito yung mga books niya dito. Ito, meron din siyang books. Yun, start din kaming mag-train ng tracing. Kasi doon pa siya nahirapan sa parang hindi siya bet yung maghawak ng mga crayons or pencil. Oh, di ba? Nagko-color kami dito. Nagsa-study kasi nga lang. Eh, nasisira na nga. Mas malaman yung anak ko. Pero nagiging malaki naman yung improvement niya. Be consistent lang talaga. So, ayun. Sasabihin niyo naman bakit di ko dinala sa Liam sa bundok para ma-explore, ganon. And it's very impossible na ipa-explore ko siya sa bundok kasi sa bundok naman, ang language Bisaya, di ba? So, mas nahihirapan si Liam. Huwag niyo nang i-compare po yung anak ko sa kabila kasi nga naman, alam ko naman sa sarili ko, mahina talaga yung anak ko. Hindi naman pare-pareho yung, mind or utak ng mga bata. Kaya naman dyan. So, ay na yan, mag-ginagawa na naman ng anak ko.
Uyoy. Uyoy. Sira pa. Liam? Liam, put it back. No, ha? Sinira. No. Ay. Stay up. Bye-bye. Stay. Good night. You good night now because you misbehave. Stand up. Say sorry to mama. Tinanda niya yung mga... Huh? Not yet. I need to throw this first. Good night. Put it back here. Put it back. No, put it back, Liam. No, do not open that. No, do not open. Put it back. Put it back. No. You've been opening all of the tea. Get out. Go to bed. You're being bad boy. Go there. Go, ah. Inanggal niya yung mga tea. No, ha? Don't do that again. Ako na po mag-ano kasi malamang tatanggalin na naman niya ito. You don't deserve anything because you're being bad. May God lang nila yung tinanggal. Stay away. Go, ha? Say sorry to mama. Sorry, mama. Say sorry, mama. Sorry, mama. Sorry, mama. Be careful. Sige, magtanong naman kayo. Jisa, ganito, ganyan. Alam nyo, bakit naman Jisa, bumaba yung mga views mo, hindi kasi ganyan. Alam mo, dahil nga, hindi nga ako nag... Wala na po akong oras na gumawa pa ng content. Alam nga naman yung content ko araw-araw is... Alam niyo naman, simula nung nag-aaral si Liam, taghatid na ako ng anak ko, tighatid, pagdating sa bahay. So, umaga, magsa-start ako ng gigising kami ng mga... Hindi ako maagang gumising. Mga gigising ako ng mga 7, you know? Kailangan ko ng enough rest. Kasi sa gabi, matutulog kami ng 10, ha? So, umaga naman, gigising ako ng 7. Tapos, ayun nga, yung mangape, maligo, pakainin. Hindi naman ito kumain, gagawa ng gatas, tapos baluguin siya, tapos magsaing, ganun ang mga routine natin. Tapos, ihatid ko si Liam sa school, magsa-start na kami mag-drive ng 9:30 para may time pa siyang maglaro doon sa school, di ba? So, ayun na nga. Pagdating sa bahay, 11 na. So, sakto-sakto, magluto na naman ng lunch para pagkain na naman. Pagdating naman ng lunch. Pagkatapos ng alas 12. So, mag-ano kami ni Liam, maglaro kami ng kaunti. Pagkatapos maglaro kami ng kaunti is magpapatulog ko sa kanya. Alauna, magpatulog ako sa kanya. While ako nagpapatulog sa kanya, nag-i-edit ako ng video. Pagkatapos, mag-edit ako ng video, naglalaba ako. Ngayon, dahil naglalaba na ako, kasi alam niyo naman yung washing machine namin dito na hindi siya automatic, manual siya, no? Manual. Maglaba. Pagkatapos, gigising siya, na-stress. Saksong-sakto ako, nakatapos ng maglaba, nagmamap-map kaunti or naglilinis sa sahig. Pagising na naman niya, lakad na naman siya labas, maglaro ng tubig. Pagdating sa bahay naman, pumasok na naman siya. Ayun na naman.
Nagdumi-dumi na naman yung kanyang mga paa sa putik. Alam nga naman yung routine ko everyday, ganun ang routine ko. Pagdating naman sa Monday, dahil therapy na niya, Monday and Friday, is same lang talaga yung routine namin sa Monday at Friday. Ganun lang, pupunta kami sa therapy, pag-uwi namin. Na, hapunan. Saktong-sakto, magluto na naman ang hapunan. So, di ba kayo magpapagod kung ganun talaga yung araw-araw kong routine? Ganun naman talaga yung routine ko. Unless, kapag Saturday at Sunday, sometimes may gagawin kami ni Liam. Sometimes busy rin ako, pumunta ko sa lupa namin, mag-check, or may mga gagawin ako doon. Or sometimes magkaroon din ako ng time na gagawa ng content. So, kaya, sa ngayon, ito lang muna habang si Liam eh. At sa mga nagtatanong, bakit daw? Bakit? Bakit? Bakit daw? Ako palagi yung nagmamatid kay Liam. Okay, kuha itong camera dito. So, ako palagi yung naghahatid kay Liam. Kasi alam nga naman, kaming dalawa yung maghahatid. Kung kaming dalawa maghahatid, ha? Every Monday and Friday. So, mas lumaki yung gastusin natin sa... instead na makatipid tayo, lumaki pa yung gastusin natin sa ano natin. Kasi nga naman, ano namang magagawa kung kaming dalawa maghahatid kay Liam, no? Instead na siya makatrabaho, hindi na siya makatrabaho kasi nga naghahatid siya kay Liam. Instead na tayo makatipid, wala namang ibang gagawin doon sa paralan kundi mag-ano kay Liam, maghati doon, pagkatapos maghintay lang ng isang oras, ay, ayun naman, tapos na kanyang school. Kung kaming dalawa magpupunta, so wala tayong magawa sa buhay. Palagi na lang yung kami sama-sama, wala tayong magkain kasi walang naghahanap buhay. At the same time, sumama naman siya kapag hindi siya busy. Sumama siya. Pero kapag busy, nagtrabaho siyang gagawin, hindi siya sumama. At magsa-switch-switch lang kami dito sa ano namin, dito sa bahay. O sa minsan siya yung naghahatid kay Liam doon sa regular na paaralan kasi malapit lang sa bahay. And it takes only like half day, include the preparation. Liam, no, stay away from my computer. Yun. So, ayun. Pero pagdating doon, kasi nga, hindi pa niya alam, bago pa lang, hindi pa niya alam kung anong sasakyan. Kasi kung magdadala kami ng sasakyan doon, di ba, hindi tayo makamura. 1,000 yung sasakyan, papunta doon, pabalik, 1,000 na naman. Oh, hindi tayo makatipid dyan. So, yun lang. 1,000, 2,000. 2,000 in total pag sasakyan lang. Wala pa yan sa pambayad ng therapy. Wala pa yan sa pagkain. Wala pa yan. So, paano tayo makatipid? At hindi pa rin niya alam. Hindi pa niya alam kung paano sasakay ng tricycle. Hindi pa rin niya alam din kung paano sasakay ng jeep kasi nag-jeep na kami kasi para makatikid sa kanya. Hindi niya alam kung saan hihinto. Diba? Kung mag-ano ka na naman, sabihin Pacquiao. Ang Pacquiao kasi, 250 papunta doon sa paraan. Pabalik na naman, papunta sa port, 250. So, total, pata 500. So, mas maganda yung tricycle jeep na hindi Pacquiao kasi nakamura ka. Yeah. Yeah, so far, ako lang naghahatid kay Liam. So, wala na akong ano. Pangit na naman kung yun lang talaga content ko araw-araw na maghatid kay Liam sa school. Kasi yun naman talaga yung routine ko. Hatid siya sa school, pagkatapos, gawaing bahay, magluto, magpakain sa kanya. Wala. Yun lang talaga yung routine. Kasi school na naman siya, no? Yan. Liam, stop doing that. Liam,
Stop doing that. Okay. Thanks for watching. Magano na ako kahit magluto na ako ng pang-lunch. So, kinuha na naman niya. Ito bang anak ko ba? Tingnan niyo ba? Nandun na naman siya sa computer ko. At yung anak ko, kailangan talaga yung pagtutok kasi. Ayun. Yung pwede naman. Hoy! What is that? Hi, don't touch my computer. Ah, elephant. I know what you're doing. Stay. Give my computer peace. It will destroy. Stay away. Wow. Stay away from my computer. Nah, no look at my computer. Stay away. Go play. Go to your bedroom. Go to your bedroom. Play. Go, go, go. Because I'm gonna cook food for you. This is for your egg things. Thanks for watching, guys. Bye.